Maligayang Pasko po sa inyo mga kababayan at sa inyo mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya sapagkat itong pagkakataong ito ay magandang pagnilayan natin yung kahulugan ng ating pagiging Pilipino, ng ating tradisyon ng simbang gabi. Ang simbang gabi ng Pilipino ay siyam na araw. Bakit siyam? Bakit hindi tatlo sa karangalan ng Santissima Trinidad? O bakit hindi pito dahil pitong araw? Bakit siyam? Ang unang pagsisiyam ay nung umakyat ang Panginoon sa langit at sa katapusan ng pagsisiyam ay ang Pentecostes. Ang ibig sabihin po, sa katapusan ng bawat novena ay mayroong pangako ng Espiritu Santo para sa atin. Ang novena ay pangkaraniwang ginagawa natin, mayroon tayong kahilingan. Mayroon tayong kahilingan sa Pasko, mayroon tayong kahilingan kapag tayo namataya, nagnonovena, mayroon tayong novena para sa fiesta, mayroon tayong hinihiling mula sa Panginoon. Pero baka hindi maibigay yung hinihiling. Pero kahit hindi ibigay yung hinihiling, mayroong tiyak na ibibigay kahit hindi hinihingi. At ano yon? Ang Espiritu Santo. Sapagkat sa pagitan ng pagakit sa langit ng Panginoon at siyam na araw ay naroon ang pagbaba ng Espiritu Santo. So my dear brothers and sisters, when we do the Christmas novena, keep in mind that the sure gift of every novena is the gift of the Holy Spirit in our hearts. And on Christmas, as we end the novena, the promise of the Holy Spirit is the gift of joy, the gift of peace, the gift of new life. At ito ang pangako sa atin. Ano man ang mangyari, may pandemic, malusog, may namatay, may naulila, may nagkahiwalay, may nagkagalit, isusugo sa atin ang Espiritu Santo sapagkat tayo nanawagan sa Kanya katulad ng mahal na birhen at ng mga alagad at darating sa atin ang Espiritu ng tuwa, Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng tunay na kapayapaan. Ang simbang gabi ay gabi. Hindi natin sinasabing simbang araw sapagkat yung gabi ay madilim. At anong kahalagahan ng dilim? Mga mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan ay naganap sa kadiliman. Kailan iniligtas yung mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Sa dilim. Kailan ipinanganak? Sa hating gabi. At nang mamatay siya, nagdilim ang langit at lupa. At nang muli siyang mabuhay, madilim pa rin, subalit madaling araw na. Ibig sabihin, tayo mga naniniwala sa Diyos ay hindi natatakot sa kadiliman sapagkat tinalo na ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng dahilan upang tayo ay matakot sa kadiliman. We are not afraid of darkness because we have faith, and people who have faith who walk in the valley of darkness can be able to look up and see the stars and the moon. Signs that in the darkness, God continues to guide us. Ang simbang gabi ay palaging madilim. At ang kadiliman ay hindi pagkakataon para sa kasamaan. Ang kadiliman ay pagkakataon upang makita natin na sa kabila ng lahat, naririto ang Diyos. Na ang Diyos ay hindi lamang kasama natin kapag maganda yung araw. Ang Diyos ay kasama natin kahit na madilim ang gabi. Sapagkat sa kadiliman ng gabi, naroroon ang buwan at mga bituin sa gisag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pangatlo sa simbang gabi ay ang simbang gabi ay palaging misa. Pupunta tayo simbahan, magtitipon tayo sa bahay, nandoon ang pari at iaalay ang katawan at dugo ni Kristo para sa kapatawaran ng mundo. Kailan tayo nagdiriwang ng misa? Hindi tayo nagdiriwang ng misa kapag Pasko lamang. Ang misa ay araw-araw nating ipinagdiriwang, maliban na lamang kapag Biyernes Santo. At yung pagdiriwang natin ng misa ay Pasko araw-araw. Di ba inawit natin mga Pilipino,
Sana araw-araw Paskong lagi. Paano nagiging Paskong lagi araw-araw? Sa pamamagitan ng Misa. Kung gusto po ninyong maramdaman ang Pasko, ibig sabihin, yung pagbaba ni Jesus galing sa langit, papunta sa lupa, yun ay ginagawa natin sa Misa. Sapagkat sa Misa, bumababa ang Panginoon at nag-aanyong tinapay at alak upang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Christmas. Christmas. Ibig sabihin, ang Pasko ay araw-araw, kapag araw-araw, tinatanggap natin siya sa banal na Eukaristiya. Bakit madilim? Sapagkat sa kadiliman, naroroon ang ating Panginoon. Bakit siyam? Sapagkat pagkatapos ng pagsisiyam, may biyaya ng Espiritu Santo. At bakit Misa? Sapagkat ang Pasko ay hindi lamang December 25. Ang Pasko ay dapat araw-araw. At kung saan may Misa, naroon ang Pasko. Maaring may Misa para sa paglilibing. Maaring may Misa para sa kasal. Maaring may Misa para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero anuman ang ating intensyon sa bawat Misa, tandaan natin, sa Misa, ang Diyos ay bumababa galing sa langit. Ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay nagaganap sa bawat Misa sapagkat siya'y nag-aanyong tinapay, nag-aanyong pagkain, nag-aanyong inumin upang patawarin tayo sa ating kasalanan at bigyan tayo ng ang bagong buhay. Malayo po kayo sa ating bayan mula sa United Arab Emirates. Alam ko, nami-miss nyo ang Pilipinas. At kami naman sa Pilipinas, nami-miss din kayo. Pero kapag tumingala kayo sa langit, parehong bituin at buwan ang ating tinatanaw. Kapag sumamba kayo sa Misa, parehong Panginoon ang ating sinasamba. At nagbibilang kayo ng siyam, siyam din ang binibilang namin sa Pilipinas. At kahit malayo, basta may pananampalataya, basta may pagmamahal, basta may pag-asa sa Diyos, tayo magkakaisa at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin at sa pag-ibig natin para sa Diyos. Brothers and sisters, maligayang Pasko sa inyong lahat.